gastos kapamakan niya, hindi ba? Gusto niya yun. Winarningan mo, sinabihan mo. Eh, ayaw niya. Gusto pa rin niya magtrabaho dun sa opisina ni Mayor. Bakit hindi mo gamitin siya para lumapit ka sa kaaway mo? Wala tayong maganda mong sekretarya sa mesa niya. Tama-tama nga, wala si Catarina eh. Dahil kanina, dumating si Yago. Buti na lang, hindi sila napangabot. Eh, maliit lang ang Santa Maria eh. Kahit anong gawin nating bantay, makikita at makikita ni Yago yun. Alisin ko ng trabaho yung tao eh. Hindi ko kawa naman. Gusto mo siya, kuya? Kung nagawang itago ni Lolo sa atin ng matagal yung sikreto niya, na anak pala niya sa iba si Janine, hindi kaya meron pa siyang ibang mga ginawang kalokohan nun na hindi pa niya sinasabi sa atin, kaya may mga tao nagagalit sa kanya. Mukhang may tama yung demonyong yun sa bata natin eh. Mukha nga magagamit natin si Catarina laban sa walang niyang demonyo niya. May nagsabi sa akin na meron ka raw magandang tauhan sa munisipyo. May gusto ka raw sa tauhang ito. Oras na nalaman ko na gumawa ka uli ng kalokohan, sasabihin ko ang lahat kay Janine. Huwag mong itama yung anak ko sa talit mo sa akin. Then behave, Fernando. Catarina, si Mayor Torres, pwede ko bang malaman kung bakit galit ka sa kanya? Pati na rin yung dahilan kung bakit nagtatrabaho ka sa taong malaki ang galit mo. Catarina, magkaibigan tayo. Kilala mo ko, alam mong hindi makakalabas sa akin ang sekreto mo. Si Sir Fernando, kinahasaan niya yung nanay ko. Pinagsamantala niya yung nanay mo? Nagawa ni Mayor yun? Hindi lang yun ang kasalanan niya sa akin. Pinakulong niya yung nanay ko. May dala akong waranto pares para sa iyo. Sige, kunin niyo siya. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Bakit isin niyo ko niya? Silaksak niya si Fernando kanina. Isang araw, nabalitaan ko na patay na siya. Tandaan mo to, ang nanay mo, wala na. Patay na siya! Kaya ikaw, kapag nalaman ito na kahit sino, papatayin din kita. Kaya huwag ka nang bumalik dito. Tandaan mo! Ha? Hindi ko man lang nakita yung bangkay ng nanay ko. Hindi ko man lang naitabi sa puntod ng tatay ko. Yung pagkamatay ni tatay, siya rin ang may kasalanan nun. Bata pa ako nun, pero hindi ko makakalimutan lahat ang ginawa niya. Buti nga sa kanya. Kuya, naaawa ako sa mag-ina. Naawa ka sa mag-ina eh. Samantalang, muntik akong binatay ng amanang yun. Eh, ginawan mo siya ng masama. Hinalay mo si Amanda, kuya. Hindi ko ginawa yun. Inimbento lang ni Amanda yun para siraan ako. Maniniwala pa ba ako sa taong nagsinungaling na dati? Nakita kong nasagasaan sa rilis ng tren si Danilo. Kitang-kita kong hinayaan mo siyang masagasaan at mamatay. Pero ako, hindi niya na ako naaalala. Hindi niya alam na ako yung batang yan. Siguro mabuti na rin yun. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam kung sino ako. Catarina, hindi ako makapaniwala. Eh, hindi ko alam na kayang gawin ni Mayor yung mga bagay na sinasabi mo. Pero ano ba namang alam ko? Di ba, ngayon lang din naman ako nakapunta dito sa Santa Maria. Yung dahilan pala sila lalawagay kung bakit nag-aalala sa'yo ng sobra. Si lalawagay? Kinasabi ko na nga ba sinundan mo lang ako dito?
Hindi totoo na taga dito ka. Catarina, hindi. Taga rito ako. Taga rito yung pamilya ko. Nabibigla lang ako sa mga naririnig ko. I don't know what to say. Hindi ako makapaniwala. Anong plano mo, Catarina? Anong plano mong gawin kay Mayor? Bakit nagtatrabaho ka pa rin sa kanya sa kabila ng mga naranasan mo? Gusto ko siyang pabagsakin. Gusto kong pagbayaran niya lahat ng ginawa niya. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Pero gumagawa na ako ng paraan para magawa ko anong gusto ko. Ay, ito nga pala si Chiki. Pakitawin nga si Sir. Uwi kayo lang nakangiti. Magpulo kayo lang nakangiti. Ay, niya. Pinapatawag ko kayo ni Madam. Sige, sige. O, bahala ka sa kanila, Sir, kung may kailangan kayo. Bayan mo. Hindi pa pala yung mga ito niya. Sandali lamang, ha? May order? Yes, Madam. Gusto niya raw ako makausap. Oh, Lily, hindi ako pwedeng makita dun sa munisipyo. Kaya ikaw lang, ha? Puntahan mo yung Catarina. Kaibiganin mo siya. Ako. Tapos? Tapos, pag malapit na ang loob niya sa'yo, tsaka mo susulan. Susulan? Susulan. Napatulan niya yung Fernando na makipagrelasyon sa dun sa lalaki niyon at kapag may relasyon sila. Pwede masisira na ang buhay ni Fernando sa buong Santa Maria. Sinabi ko naman sa'yo noon, hindi ba? May gusto akong gawin. Ngayon na alam mo na, ngayon nakilala mo na kung sino ako. Catarina, hindi mo dapat gawin to sa sarili mo. Hindi mo dapat inahayaan na kainin ng paghihiganti ang buhay mo. Kung talaga nagkasala sa'yo si Mayor, bakit di madalhin sa korte? Hayaan mong batas ang magdesisyon sa mga kamalian niya. Korte? Ginawa ng nanay ko yan eh. Pero ano nangyari? Siya ang nakulong? Siya ang pinarusahan? Hindi ba Mayor no Sir Fernando? Nagawa niya na yan. Ano pa kaya ngayon? Sa tingin mo magiging patas yung laban naming dalawa? Catarina, pero meron pang ibang paraan na hindi ikaw ang gagawa ng masama kay Mayor. Kung gustong maging magkaibigan tayong dalawa, hindi mo ako pipigilan sa gusto kong mangyari. Buo ng desisyon ko. Catarina. Kung di mo kayang tanggapin ang mga desisyon ko, makakalis ka na. Sigurado ko na ba dito? Ibig sabihin, okay lang na mapahamak talaga yung Catarina na yan. Ano mang sinabi niya, di ba sinabi niya kaya niya ang sarili niya? Yun ba na sinabi niya, di ba? Oo nga. Eh mukha namang pumapayag siya na tsatsi na siya ni Fernando. Eh parang nakikipaglaro na sa demonyo yung Catarina yan eh. Eh bakit hindi tayo pwedeng sumali? Lily, basta gawin mo yung utos ko. Sige, Ate Delia. Okay na ako dito. Ah, Sir Yago, umawalang galang ho ah, pero bakit po bad mood kanina si Catarina? Nag-away po ba kayo? Ah, ako mukhang uminit lang unong yung ulo dun sa pinag-usapan namin. Pero don't worry ho, kilala ko yan. Pag-gising niyan bukas, wala nang init ng ulo niyan. Sige po. At tsaka, Ate Delia, baka pwedeng huwag niya nang sabihin kay Catarina na apo ko ni Mayor. Bakit naman po? Basta. Sige. Ako bahala. Hindi ka sasabihin. Salamat.
Sige po. Okay, salamat, ha. Tao po! Ay, biningali ka. Aling wagay, si Catarina ho tumatawag. Ay, salamat, ha. Hello? Apo? Lola Wagay, bakit niya nang po sinabi kay Yago kung nasaan ako? At bakit niya rin po sinabi sa kanya na kailangan niya po ako iligtas? Teka, wala man lamang bang hello muna, apo? Catarina, ano naman ang gusto mong gawin ko? Natatakot ako para sa'yo. Ayokong may masama mangyayari sa'yo eh. Namapahamak ka. Lola, nag-iingat naman po ako eh. Pero hindi mo maialis sa akin, hindi mag-alala eh. Mahal kita, apo. Gusto ko lang naman mapaayos ang buhay mo. Lola Wagay, hindi po magiging maayos ang buhay ko hanggat hindi po ako nakakaganti kay Sir Fernando. Ibig ba sabihin nun eh? Talagang ayaw mo umuwi. Ayaw mo na ba kaming makasama? Ito, namimiss ka na ng mga bata. Hello, ate. Umuwi ka na, please. Isabel? Alam mo ba, ate? Simula nang umalis ka dito, lungkot-lungkot na namin. Ate, sinusubukan naman namin gawin yung mga gusto mo, pero ang hirap labanan ng lungkot, ate. Masasanay din kayo na wala si ate. Alam mo ba si Bambam, yung naghahanda siya ng makakain namin, yung plato pa rin yung nakalagay. Tapos, nag-iwan pa siya ng isang fried chicken para bumalik ka na, ay makakain ka na. Gusto ko naman kayong makasami. Sa totoo lang, miss na miss ko na kayo. Pero, hindi pa pwede. Hindi pa sa ngayon. Ha? Kailan po, ate? Hindi ko alam, Bamba. Ate, babalik po ba talaga kayo? Oo naman, babalik pa talaga si ate. May kailangan lang asikasuin si ate, ha? May kailangan lang gawin. Tapos, pag nagawa ni ate yun, babalik na ako dyan. Sinasabi nga lang po yan. Pero, balak naman, hindi na po kayo babalik. Hindi totoo yan, Bambam. Babalik si ate dahil mahal ko kayo. Hello? Hello, kailangan ko ng ibaba yung telepono. Isabel, makinig ka sa akin, ha? Alagaan mo yung mga kapatid mo. At yung gamot ni Lola, huwag mong kalilimutan. Ate, kung babalik pa po talaga kayo, ba't ganyan po kayo magbilin? Oo, Linggit. Babalik si ate. Ang gusto ko lang, maayos kayo. Gusto ko maayos ko kayong babalikan. Ha? Tulungan mo si Ate Isabel mo, ha? Linggit? Opo, ate. Isabel? Opo, ate. Promise po. Yago! Slate yun! Saan ka nagpunta? Something happened? Kaya nagkakaganyan ka? What? What's wrong? Actually, look. Yes. Oh. I just found out something. Na posible pala yung mga taong inaakala mong mahal mo, yung mga taong akala mong mabuti sa'yo na hindi kayang gumawa ng masama, nakakagawa pala. Ano ba nagsasabi mo, Yago? Where is this coming from? Ha? Ang panloloko mo sa mama ang tinutukoy ni Yago. Am I right, Yago? No, Papa. Alam mo na. Naalam na naming lahat. Na tunay mong anak si Janine sa ibang babae. Anong gagawin mo?
na pa tayo dito sa kwarto mo, ha? Hindi ka pa ba nagugutom? Kasi baka uuwi na si Yago. Sabayan na natin kumain. Kasi ang lungkot naman kung siya lang mag-isa magdi-dinner, di ba? I'm not hungry. Well, I am. And syempre, as your guest, dapat sasamahan mo ko, di ba? Or ipapakilala. Papatulay. God, Eileen. Hindi nga ako nagugutom. Ayokong kumain, ayokong lumabas, ayokong makasalubong si Mama. Why naman? That's the problem, Elaine. I told you why. And I hate the fact na bigla siya nagbago sa akin. I want to ask her, but she won't talk to me. Tell me, Elaine, anong mang mali sa akin? Bakit ba din si Mama ayaw na sa akin? Na pinagtatabuyan na rin ako para yung mga tunay na parents ko. Tell me, Elaine. Tell me, please. I didn't know what to do then. I made a mistake, I know. Pero, what will I do? Pagtatabuyan ko yung bata? Eh, anak ko rin naman yun eh. At saka, the thing is, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa mama mo tungkol sa pagkakamali ko. Kung paano ko sasabihin. You should have tried. I know that, anak. But now I'm very sorry nga. Sorry? Ganun lang ba yun? Sorry for what? Sorry dahil niloko mo ang mama? Bakit hindi mo sa mama sabihin yan? Bakit sa akin mo sinasabi? O, sorry sa akin dahil pinabayaan ninyo ako sa Manila? Tinikis ninyo ako despite of all my problems with Efren? Dahil may iba pala kayong anak? Anak, pwede ba huwag na nating sisihin? Si Janine, huwag mo nasisihin siya. Hindi ko sinisisi si Janine. Kayo. Parehong-pareho kayo ni Efren. Lolokohin ninyo ang mga asawa ninyo. Papatol kayo sa ibang babae at mag-aanak pa. Anak, ayun nga eh. Tinatanggap ko na yung pagkakamali ko. Hindi ako nakaisip that time. And this time, I'm very, very sorry na. Sorry na. Sorry mo na. Tama na. Inaamin ko. Nakamali na ako. That's not my point. You don't get it, Papa. That's not my point. Catarina! Lakas talaga ng loob mo, no? Bakit paalisin mo ba ako? Bakit kung sinabi ko ba sa'yo na umalis ka, gagawin mo? Fidelia, siguro mauna na kayo. Ako nang bahala kay Catarina. Ano sa'yo? Akala ko ba hindi ka nanliligaw? Kailangan ba may dahilan, Catarina? Ang babae, kahit nililigawan o hindi, kailangan palaging binibigyan ng bulaklak para malaman yung special siya. Na kahit ano pang pinagdadaanan niya sa buhay niya, nanatili siyang special. Aray! Ni corny mo? Ayan. Actually, ang totoo niyan,
Kagabi ko pa naisip na bigyan ka ng bulaklak. Pagkatapos ng mga narinig ko sa'yo kagabi, I wish there was something I can do para makatulong sa'yo. Hindi ko naman kailangan na tumutulong sa akin para maging kaibigan ko. Tsaka huwag kang mag-alala. Kaya ko yung sarili ko. Umuha ko yung tindi. Oh! Ano pa tinatayo mo dyan? Tara na! Sabi mo, atid mo ko. Tara. Sakay! Thank you, Ma. Narinig ko ang outburst mo kagabi. I hope you don't make a habit of it. Ma, sa tingin mo ang asawa ko nagsisisi sa mga ginawa niya sa akin? Ayang ka na naman, Trixie. Iniwan ka na doon. So stop pining after him. Bakit ikaw? Bakit ang papa? Nag-sorry? Nagsisi? Pinatawad mo. Huwag mo ikukumpara ang asawa mo kay Fernando. Ang ama mo, nandito. Hindi niya ako iniwan. Good morning po. Good morning. Papasok na po ako sa school. Bye po. Don't kiss her. Sige po. Alis na po ako. I feel sorry for her. Don't. Matagal siyang nagpakasasa sa masarap na buhay na binigay ko sa kanya. Tama na yun. Pero Ma, hindi niya alam kung anong pinanggalingan niya. Wala siyang kasalanan, basically. Wala rin naman tayong alam tungkol sa pinanggalingan niya. I don't even know who her mom is. And until such time, I'll keep her at arm's length. Sorry. Sa mga kailangan ko itago sa'yo. Hindi mo pwedeng malaman kung sino si Mayor Fernando sa buhay ko. You can't know na lolo ko siya. Nakadugo ko siya. Dahil hindi ko kakayanin na mag-ibang tingin mo sa akin. Maging kalaban ang tingin mo sa akin. Ay, magandang umaga, Mayor. Wala ba si Catarina? Naku, Mayor, hindi pa po dumarating. Eh, nagtataka nga po ako kasi kanina, sabay naman kaming umalis sa bahay nung sinundo siya ni Sir Yago. Sino sumundo sa kanya? Si Sir Yago po, yung apo niyo. Paano ako makukuha ulit ang love ng mama ko? Dahil hindi na ako mahal ng mama ko na umampon sa akin katulad ng tunay kong ina. I'm sorry. I'm so sorry. Bakit po kayo nagsasorry? Alam ba niya kamag-anak mo? Alam ba niya malaman agad?
She's bound to find out sooner or later. Once malaman niya yung totoo, hindi ikaw yung nagsabi, what do you think she'll feel about you then? Huwag mo naman mamasamain ha. Kasi nangihinayang lang ako sa'yo. Ganda-ganda mo. Mas pwede ka pang kumita ng mas malaki. Pwede, July. Bakit yung tinatago sa akin na nasa inyo pala nagtatrabaho si Catarina, na nandito pala sa Santa Maria ang babaeng hinahanap ko. Sir, sorry po. Hindi ko po kayo nakita. Sir, si Yago po, kaibigan ko. Yago, si Mayor Torres. Sunlight.